ko later yon. Okay, so na nasa pangalawang lesson tayo ng entrepreneurship. Ito yung other meaning ng entrepreneurship. It's a science of converting process ideas into a remarkable business venture. Diba, sabi ko last time is gagawa ka ng product para magkaroon ka ng profitable business. It's also a capacity for innovation. So, ibig sabihin is yung product mo is patuloy pa rin siyang nag-grow at patuloy pa rin siyang may bago sa product mo. Dahil nga gaya ng sabi ko last time, yung mga tao gusto nila palagi may bago. Investment. To investment. Ibig sabihin, yung mga ibang mga entrepreneur, is pwede silang mag-invest sa ibang product or sila yung mag-invest sa product mo. Ito ang ibang meaning ng entrepreneur. Are individuals who are alert to profitable opportunities for the exchange of goods or services. Sila yung mga individual, mga tao na nag-iisip ng paraan para kumita siya at para makatulong din sa kapwa niya. Kasi 'di ba, yung mga products natin ngayon nakakatulong sa atin, yung laptop. Mabilis na tayong makapag-type ngayon sa laptop, 'di ba? Meron din siyang kasamang printer. Print ka na, unlike before, magta-typewriter ka talaga. Doon ka talaga on the spot na nagta-type. So, competencies. Nasa entrepreneurial competencies na kasi tayo ngayon. So, competencies. This can be considered as the capability, capacity, and ability of the learner in handling situation in various areas in business operation, such in marketing, management, production, or technical and financial. So, ito yung mga competencies, nakalagay na sila sa picture kung nakikita nyo. So, yung employee mo ba or yung entrepreneur, may knowledge ba siya about dun sa product na ginagawa niya? May experience ba siya sa paggawa ng product na yun? May skills ba siya dun? So, ano-ano yung mga natutunan niya? May training ba siya dun? So, yung product na ginagawa niyan, is nag-i-improve ba? Yun ang ibig sabihin ng competencies. Malinaw ba yung competencies, anak? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Yan, nasa entrepreneurial competencies na tayo. So, naiintindihan nyo na kung ano yung competencies. Pagsasama natin yan yung dalawang yan. Ito yung mga entrepreneurs. Kaya entrepreneurial. Ito yung mga entrepreneurs. Sila yung may-ari ng business na yun. Ano-ano yung mga competencies niya? Ano-ano yung mga dapat na meron siya? Una, locus of control. Entrepreneur must know how to determine the state to which a person agreed that their action can directly affect a situation or that they control a result. Sabi dito, a person agreed that their action can directly affect a situation. Dahil nga sila yung may-ari ng business, whatever na decision nila is makaka-apekto sa business. Whether is good or bad yung magiging result ng decision nila. At sabi dito, that they control a result. So, nagpapa-meeting sila, nagpa-plano is para malaman if ano ang gagawin nila, ano yung next na step para gawin do sa service or product nila. So nako-control nila 'yon. So pwedeng ito, pwedeng kumita or pag ito hindi kumita, ito yung gagawin natin. May plano sila.
Specific goal setting. Entrepreneurs should be motivated to set goals, particularly business growth objectives, have been found to increase firm growth resulted in the firm performance and innovation. So, specific goal setting. Goal. Ibig sabihin, ito yung gusto nilang makuha. Goal. Yung gusto nilang ma-achieve sa business nila. Kaya yung mga ibang businesses, mayroon silang mga hawak na planner minsan. Yung mga sales, actually mga salesman and saleswoman, meron din silang planner na ganyan. Magkano ba yung kinita nila? Magkano ba yung target na kikitain nila? At saka yung mga entrepreneurs, ganun din sila. May planner sila. Kaya yung mga calendar nila is malalaki. Tapos doon nila ilalagay, bawat date, lalagay nila doon yung mga meetings nila, yung mga plano nila sa business nila nakalagay doon. Actually, maganda din to. Maganda tong goal setting na to. Parang kayo, di ba? Kung are, merong iba't iba kasi yung mga tao eh. May mga taong mahilig gumawa ng parang journal at planner. Ito yung gagawin ko bukas. Ito yung gagawin ko in the next 5 years. Ganyan. Nakalagay lahat doon. Actually, ako, meron akong ganun. Meron akong notebook na pinagsulatan ng ganun. Nakatago yun ngayon. Tinatago ko na yun. So, pag kumari, bukas gusto ko pumunta ng ganito. Or kaya, in the next 5 years, gusto ko may nakuha na akong master's degree, which is natupad ko naman within, katapos pong mag-aral, 2 years lang, meron na akong master's degree. Yung mga ganong goal set eh, nilaglalagay ako ng ganon. Malay nyo, sa inyo, effective din yun. Try nyo gumawa ng ganon, di ba? Malay nyo, effective sa inyo. Self-efficacy. Entrepreneurs must believe in their own ability or self-confidence. Learners with high self-efficacy will persevere even in the face of setbacks, will take negative feedback more positively, and use face to improve their performance. So, ang mga entrepreneurs daw is confident sila. Oo nga naman, paano kung magbebenta siya tapos di naman pala siya confident sa binebenta niya? Kahit na ikaw na customer, hindi mo naman bibilin yun, di ba? Eh siya nga mismo, di, wala siyang tiwala sa product niya. Then, sabi dito, di ba? Will take negative feedback more positively. So, yung mga negative na nararanasan niya, yung mga pangit na nararanasan niya, ginagawa niya into positive. Parang si Kim Chu, di ba? Binash siya dahil doon sa bawal lumabas, ganyan. Pero anong ginawa niya? Ginawa niya ng kanta. Ginawa niya ng positive. Ganon din ng mga entrepreneurs. Ginagawa nilang positive lahat ng bagay. O nga naman, imbis na magmukmuk ka, di ba? Imbis na iyak-iyak ka, bakit di ka gumawa ng paraan, di ba? At least doon, patapos mo ka agad yung problema, masasolve siya ka agad. Ganon yung self-efficacy. Yun ang ibig niyang sabihin. Layers of competencies. Entrepreneurs should know the group of attributes, some of which are applicable to all entrepreneurs, while others are occupation and industry specific. Ibig sabihin nito is ganito. Yung mga entrepreneurs dapat alam niya yung mga nasasakupan niya, yung mga employee niya. Dapat alam niya kung ano yung natapos nila or yung skills nila. Kuwari sa department na department finance. Dapat alam niya yung sa mga department of finance, ano talaga yung mga natapos nila? Malay mo ba? Merong iba doon dahil nakapagtrabaho siya doon sa isang kumpanya, kahit na hindi niya natapos yung ganung kurso dahil nakapagtrabaho siya doon, may skills siya, may knowledge siya. Dapat alam niya yung mga yon. Kaya nga sabi dito, di ba? Entrepreneurs should know the group of attributes. Dapat alam niya yung mga skills and mga natapos tong kanyang mga nasasakupan. Kaya nga layers of competency. Need of achievement. Entrepreneurs must have a high need for achievement
take responsibility for outcome, engage in activities that have a moderate degree of consequences and require skill and effort. Need of achievement. Actually, yung mga entrepreneurs, kailangan nila to. Bakit? Kasi alam nila na marami silang employee. Kaya sila, patuloy pa rin silang nag-i-improve ng sarili nila. Kaya some of them attend seminars, some of them attend trainings, or some of them is nag-meeting sila. Kaya ano ba dapat gawin? Kasi nga, gusto, dahil nga may responsibility sila. Pag may isang pagkakamali lang sa business nila, is mawawala yung business nila. Kayo, for example, meron kayong pinuntahan na restaurant, tapos nakita nyo pangit yung service nila, mabagal, tapos hindi naman masarap yung pagkain nila. Siyempre, kayo as a customer, iba lang ah, yung mga ibang customer lang, di ko nila lahat. Yung mga ibang customer, is siyempre madi-disappoint sila. Pumunta sila doon para makakain ng masarap na pagkain at maging maganda yung service. Pero yung nangyari, hindi naging okay. Ang magiging outcome nun, yung magiging kalalabasan nun, is, of course, hindi nababalik yung ibang customer. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, importante yung mga feedback ng mga customer nyo. Importante yung mga gusto nila. Kaya bago pa mangyari yun, bago ka pa mag-launch, is dapat nag-research ka na. Ano ba ang mga trend ngayon? Ano ba yung mga gusto nila? Kaya pag nagbukas ka na, at least minimal na lang yung mga papalitan mo. Minimal na lang yung mga gusto nila at mga ayaw na nila na malalaman mo. Ambition. Entrepreneurs must be motivated, persistent, and persevere even in the face of situational challenges. They are patient and persistent, passionate, and goal-driven. So, ibig sabihin nito, kahit na ano pa yung naranasan ng entrepreneurs, kahit masama yung, yung fallback niya or yung problema niya, is patuloy pa rin siyang ginagawa at patuloy pa rin siyang in-improve yung product niya. Actually, ang iPhone, alam niyo ba, yung unang-unang iPhone, hindi tinanggap ng mga tao, hindi siya pinapansin. Hindi talaga siya pinapansin nung una. Pero ngayon, tignan nyo, di ba? Nagpatalo ba ang Apple? Hindi, di ba? Tignan nyo ngayon. Di ba? Leading na siya. Nasa top 1 siya. Ito. Entrepreneurial competencies pa rin tayo. Willingness to learn. Entrepreneurs should have a strong willingness to learn. Often pursue opportunities to acquire new skills and competencies. So, ibig sabihin nito, yung mga entrepreneurs ay willing silang matuto. Willing silang magkaroon ng mga bagong kaalaman, ganyan. Kaya nga sabi ko nga kanina, willing silang mag-seminar, willing silang mag-training para maka-acquire ng bagong skills and competencies. Para may bago silang ilagay sa product nila. May bago silang improve pa sa service nila. Kaya rin yung mga employees nila, pinapag-seminar and trainings nila. Kaya yung mga teachers nyo, kung napapansin nyo, yung iba, nagsiseminar sila, nagtitraining sila, kasi gusto lang mag-improve. Gusto lang may turo kayo ng maayos. That's why ginagawa nila yon. Strong initiative. Entrepreneurs must have a high initiative, are often driven to work hard. They frequently work independently to achieve task master, regardless of the extra effort necessary to do so. Ibig sabihin itong strong initiative, ibig niya sabihin is, ganito, kahit na hindi mo yun pinapagawa sa kanya, gagawin niya. At siya mismo ang naghahanap ng seminar and trainings niya. Siya mismo yung talagang ini-improve niya mismo yung sarili niya. May mga employee na ganun. Nasasabihin na lang niya sa manager niya na nag-training siya sa ganito, na nag-attend siya sa seminar sa ganito. Kaya kung mapapansin niyo, nakalagay dito sa meaning niya is work independently.
May mga employee kasi na mas preferred nilang magtrabaho mag-isa. Merong mga ganong employee. Parang sa school din. May mga iba kayong kagrupo or mga ibang klase na mas preferred niya talaga na siya na lahat ng gagawa. Kasi mas naniniwala siya na, ah, mas maganda ang ako na lang. Katapos ko kaagad. For me, nasa tao pa rin yun eh. Mas para sa akin na mas madali kasi kung marami kayong gagawa na. Mas mapapabilis pa yung paggawa ng isang task, 'di ba? Para sa akin na. Pero of course, may iba't iba pa rin ng personality mga tao. Nasa kanya 'yon if yun ang preferred niya. Adaptability and flexibility. Entrepreneurs must learn how to be high flexible and adaptable. Often deal very well with a unique ability to choose action even without all necessary for information. So, dapat daw ang isang entrepreneur adaptable siya at flexible siya. Ibig sabihin is, pag nagkaroon ng problema, hindi siya yung tipong nagpapanik ka agad. Na, ay, ano kayong gagawin ko? Ay, hindi siya ganun. Ang entrepreneur, pag nagkaroon ng problema, gagawa siya ng paraan, mag-iisip na siya. Tawagin or warrant yung budget na kulang. O tawagin mo yung sa finance or yung sa accounting. Ano pa ang pwedeng gawin? Ano bang pwedeng gawin para ma-solve natin to? Flexible. Flexibility, ibig sabihin, dahil nga wala sa schedule niya yung nangyari, is gagawa pa rin siya ng paraan para ma-solve pa rin yun. Yan. Willingness to take risks. Yan. Ibig sabihin nito, sabi niya dito, not only are successful learners willing to take consequences, they can also identify and calculate risks. So, ibig sabihin nito, yung mga entrepreneurs, kung whatever decision na ginawa niya, willing siyang tanggapin yung resulta ng decision niya. So, tas sabi dito, they can also identify and calculate risk. For example, kayo, di ba, nakita mo yung kaklase mo or kaibigan, malungkot siya. Kinausap mo siya. Oh, ba't malungkot ka? Ano bang nangyari? Ano ba yung problema mo? Love life ba? Or family? Minsan, pabiro pa, di ba? May problema ka sa love life o sa family, ganyan-ganyan. Then, kasi ina-identify mo ano yung problema, bakit malungkot yung kaklase mo. Then calculate risk. For example, sumagot na yung kaklase mo, sabi niya, sa love life, sabi niya ganyan. Dahil ikaw, may experience ka doon, pipigyan mo na siya ng advice. Ah, ganito. Ganito yung gawin mo, ganyan yung gawin mo. Or kumare sa family. Family yung problema niya. So, pipigyan mo rin siya ng advice or i-comfort mo yung kaklase mo. Yun ang ibig sabihin nito. Yun lang ang ibig sabihin ng willingness to take risk na yun. Na-identify mo yung problema, gagawa ka. Tapos, pag nalaman mo na kung ano yung problema, gagawa ka na ng paraan. Kaya calculate risk. Gagawa ka ng paraan para ma-solve yun. Yun lang ang ibig sabihin nito. Malinaw ba? Malinaw ba itong part na to, anak? Yes, ma'am. Interpersonal skills. Learner with strong interpersonal skills has skills of working well with people from different background. Siguro kayo napapansin niyo sa mga ibang kaklase niyo na may kaklase kayo na kahit sa kabilang building or kabilang section or sa ibang grade year level is meron siyang kaibigan. May kaibigan siya. Ibig sabihin nun, strong yung interpersonal skills niya. Kasi kaya niyang makipag-usap sa iba't ibang tao ng iba't ibang year level. Kailangan din yan sa isang entrepreneur, pag boss ka. Kailangan may ganito ka. Kaya mong makipag-usap sa mga iba't ibang klaseng tao. Kasi pag may papasok na customer sa inyo, siyempre, iba't iba yung ano nila, 'di ba? Merong customer na nahihiya. May mga customer na malakas yung loob na ganito.
May customer na mayaman, may customer na mahirap, may encounter ka rin ng customer na PWD. O, ikaw, paano mo gagawin yun, di ba? Kaya ikaw, actually, yung skills na ganito, talagang inaaral. I mean, talagang, tawag doon, is talagang mahahasa yan in the future. Actually, ako, hindi ako masyadong talagang palasalita. Hindi ako ganito, actually. Introvert ako. Hindi rin ako, tawag doon, hindi ako nakikipag-close din sa iba dahil nahihiya ako, mahihiyain ako. Pero dahil nga, nakapagtrabaho na ako, kailangan kong makipag-usap sa mga iba't ibang klaseng tao. Kailangan kong makisama sa kanila. At ngayon, lalo ngayon, teacher na ako, paano kayo matututo kung hindi ako magsasalita ng ganito, di ba? Of course, kailangan. Dahil nga, gusto ko may matutunan din kayo sa akin. And trabaho ko rin ito. So, itong interpersonal skills na to, is may improve mo ito habang lumalaki kayo, may improve nyo to. Then, importante talaga to. Kaya kayo, hanggat maaga pa, hanggang ngayong grade, ngayong senior high kayo, improve nyo to. Kasi makakatulong talaga to pag nagtrabaho kayo. At kung, tsaka yung sa pakikipag-usap, malay nyo, makapagtrabaho kayo sa international, di ba? So, improve nyo rin yung English nyo. Wala naman masama. Improve nyo. Kasi nakakatulong talaga yon. Lalo na pag nag-interview kayo, tapos, di ba? So, as early as now, improve yourself. Oh, 10 competencies for entrepreneurial success. So, ito naman, ito yung mga dahilan or isa sa mga competencies ng entrepreneurs. Ito yung mga bagay na nagpa-success sa kanya or succeed sa kanila. Ito yung meron sila. Integrity. An entrepreneur has a positive sense of values and personal belief, creating and making a business decision, influencing and making the desired action they will take, particularly when in difficult or challenging situation. Ang mga entrepreneur kasi, minsan iba't iba yung kultura nila, iba't iba yung mga paniniwala nila. May kung pagtatrabaho ka sa international, for example, yung boss mo ay Chinese. Naniniwala yung mga yan sa feng shui, di ba? Wari, papagawa siya ng bagong building. Excuse me. Papagawa siya ng bagong building. Tapos, papaayos niya. Magtatawag pa siya ng feng shui. Kahit na ikaw, hindi ka naniniwala doon, wala ka naman magagawa dahil yun ang paniniwala ng boss mo. Irespetuhin natin yung gusto nila. Respetuhin natin yung mga beliefs nila. Conceptual thinking. The entrepreneur is prepared to use new approaches and comes with new idea that may enhance work. Ibig sabihin ng conceptual thinking ay, kung makikita nyo dito sa icon, kita nyo sa icon, diba meron siyang bald, tapos tatlong tao, ibig sabihin yan, pag entrepreneur ka, open ka. Open ka sa mga criticism. Open ka sa mga advices ng mga iba. Ngayon kasi, 'di ba, dalawa na kasi yung management ngayon. Traditional ay dati is traditional. Ngayon ay modern management na tayo. Ang traditional kasi, hindi niya sinusundan 'to. Itong conceptual thinking. Is yung traditional kasi, sa boss ka lang sumusunod. Pag sinabi ng boss mo na ganito, hindi niya pinapakinggan yung mga customer niya at saka employee. Gagawin lang niya. Kaya ikaw na employee, wala kang magagawa. Yun ang gusto, decision ng boss mo. Pero ngayon kasi, modern management na tayo. Pinapakinggan na ng boss yung mga employee niya. Pinapakinggan na niya yung mga suppliers niya. Pinapakinggan na niya yung customer niya. Yung suppliers, is sila yung mga, sa kanila ka kumukuha ng materials na paggawa ng product mo. Yun ang ibig sabihin ng conceptual thinking. Is,
open ka sa ideas, mga bagong ideas, open ka sa mga criticism at feedback ng mga ibang tao ng ano kaya ng employee mo. Risk taking. Siguro palagi na nakikita to, risk taking, kasi talagang kasama talaga yan sa business. You're taking risks. You never know if kung kikita ka ba or hindi. Dito, sabi dito, the entrepreneur understand that risk taking means trying to anticipate future problem to solve new problem that may arise in the business organization. Yun nga sinabi ko, di ba, is iniisip niya kung kikita ba siya o hindi. Pero regardless doon, still, nag-take risk pa rin siya. Kaya nga yung may-ari ng KFC, di ba, si Colonel Sanders, nag-take risk siya na doon sa fried chicken niya. Inilagay niya yun sa Kentucky, doon sa isang lugar sa USA, Kentucky. Kaya nga pangalan ng KFC ay Kentucky Fried Chicken, KFC. So, nag-take risk siya, pero tignan nyo, dahil nag-take risk siya na gawin yung product na yun, kumita siya, di ba? Umabot na nga hanggang dito. Yung frutas, saka yung Figaro. O, tignan nyo ngayon. Is, ang frutas, nakikita nyo siguro yun sa SM, di ba? Then, yung Figaro, nasa SM Clark yun. Yung Figaro is product yun ng mga UP student na feasibility study nila. Nag-take risk nila, di ba? Tignan mo naman, o meron na silang business. O. Yan. Number 4. Networking, collaboration. Hindi networking to, ha? Hindi yung katulad ng iniisip nyo na front row or kung ano. No, hindi yun. Iba ang ibig sabihin ng networking sa business. Networking, collaboration. The entrepreneur understands that networking can provide access to information, collaboration, and profits. And that careful planning and preparation help achieve desired result. So, ang ibig sabihin ng networking collaboration is, ikaw is naghahanap ka ng information, nagre-research ka. Yung mga taong nakasalamuha mo, kaya yung mga entrepreneurs, kung mapapansin nyo, pag merong mga parties ganyan, ini-invite sila, pumupunta sila. Why? Para magkaroon sila ng connection dun sa taong yon, para makatulong sa business nila. Kaya sila pumunta doon. Malay mo, may nakita ka doon na magaling or malinis yung pagkagawa ng isang materials doon to sa isang tao. Pwede mo siyang kausapin. Pwede mong magkaroon ng isang parang friendship, parang ganyan, nagbe-build ka rin ng friendship sa kanila. Kaya nga sabi dito, collaboration, di ba? Kaya yung mga ibang businesses tulad ng Nike, nakikipag-collab siya sa ibang art celebrities, di ba? Kasi gusto niya yung makakuha ng profit. Kaya sila nakikipag-collab. Tsaka yung ibang mga businesses, nakikipag-merge sila. Minsan, ginagawa nila yung anak nila, mag-aasawa yung anak nila doon sa isa. Yun. Actually, luma ng ganun. Wala nang ganun ngayon. Dati may mga ganung bagay. Pero ngayon, hindi na ganun. Nakikipag-collaboration na lang sila. Kaya nga, networking, collaboration. Nakikipag-collab na lang sila. Strategic thinking. The entrepreneur understand that thinking using strategy can help to achieve goals in the organization. Strategy means ways to accomplish something in relevance to the aim and objective. So, sabi dito, entrepreneur understand that thinking using strategies can help to achieve goals in the organization. Ibig sabihin ng strategic thinking is ganito lang na. Is, nag-iisip sila ng critical thinking. Nag-iisip sila ng paraan. Yun lang ang ibig sabihin nito. Paraan. Ano ba ang gagawin ko sa business namin?
Ano pa ba ang pwede kong idagdag? Kaya nga sabi dito sa pangalawang sentence, strategy means ways to accomplish something relevant to the aim and objectives. Ibig sabihin, yung paraan. Kaya pag naglalaro kayo, gusto nyo, wala lang kung barilan pa yung laro nyo, barilan. Anong strategy yung gagawin natin, sabi nyo? Ibig sabihin, ano pa yung gagawin yung plano? Ano pa yung gagawin ninyo na paraan para ma-improve pa yung performance ninyo or ma-improve yung pag sa business nyo? Yun lang ang ibig sabihin ng strategic thinking. Kaya nakita yung icon, no? Ganyan siya, di ba? Commercial aptitude. The entrepreneur keep himself updated with developments in the locality. Seek out the best practice and identifies and determines opportunities that are not common to others. So, ibig sabihin, yung entrepreneur, updated siya kung ano yung gusto ng mga nasasakupan niya. Kung nasa niya, kuwari, sa Guagua, doon niya tinayo yung business niya. So, ano ba ang mga gusto ng taga-Guagua? Mahilig ba sila sa milk tea? Mahilig ba sila sa pagkain? Mahilig ba sila sa damit? Mahilig ba sila sa kung ano-ano pa? Kaya kung mapapansin nyo sa Guagua, anong napapansin nyo na maraming pagkain, di ba? Bakit maraming pagkain? Kasi yung sa plaza mismo ng Guagua is maraming eskwelahan doon. Maraming offices. Kaya nga maraming kainan doon. Yun ang dahilan. Maraming kainan. Kasi nandun nga yung eskwela at saka yung office. Seven, decisiveness. The entrepreneur resolves issues as they arise in an unavoidable situation. Excuse me. And respond flexibly to deal with changing priorities set by the upper authorities. So, ibig sabihin nito is, di ba, yung mga, may mga ibang government kasi na nagmamonitor sa mga business. Ino-monitor talaga nila. So, ikaw, kung wari, kailangan sa January or next year, di ba, yearly ang pag-ano ng mga permits, yearly yan. So, ikaw, bago matapos yung year, mag-iipon ka ng pera, i-collect mo yung mga requirements para doon. Kasi, sa munisipyo kasi namin, sa Florida, is may one-stop shop sila. Ang ibig sabihin, tuwing January yon, January 1 hanggang January 30. So, si one-stop shop na yon, kung may business ka, pupunta ka lang doon. Isang buong araw lang tapos ka na sa lahat ng mga permits mo. So, ikaw na as of entrepreneurs, bago pa mangyari, magkaroon ng issues sa mga permits mo, gagawin mo na yon, di ba? Ire-ready mo na bago pang mangyari yon. Para pagka next year at January, pupunta ka na lang doon, ipopresent mo na lang lahat ng mga requirement mo, tapos ka na. Wala ka nang iisipin na problema, di ba? Optimism. Ito yung meaning niya muna. The entrepreneur persists in pursuing goals despite hindrances and problems, performing the hope of success rather than the fear of failures and manage difficult situation. So, ibig sabihin nito, ang optimism is katulad lang ng example lang kanina. Is kahit na ano pang negative or kahit na ano pang pangit pa nangyari sa business mo, dapat, alam mo yun, yung positive ka pa rin mag-isip, ay, okay lang yan. Malulutasan pa yan. Okay lang yan. Magagawal pa ng paraan. 9 and 10. Customer Relations Service. The entrepreneur develop and build trust and long-term relationship with customer, creates an expectation of high level of customer service, and maintain regularly exceed customer expectation. Ibig sabihin lang ng customer relation service is ganito. Pagpasok nyo ng store sa SM, may lalapit sa'yo, di ba? Sasabihin, ano po yung gusto nyo? Magkano ba ang budget nyo, ma'am, sir? Bakit nagtatanong sila ng ganon? Is kasi gusto nilang magkaroon ng trust sa inyo at long-term relationship sa customer na yon. Ikaw na customer, siyempre matutuwa ka, tatanungin ka ng ganon, di ba? Siyempre ikaw,
magsasalita ka na, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Tapos, may mga employee, hindi mo alam na sinisikahan ka na, kakausapin ka. Hindi mo alam, kaya ginagawa nila yan is para makuha lang nila yung loob mo at magkaroon ng feedback sa'yo. Tapos, ikaw sales nang... talk, ma'am. Yes, sales talk sila. Sasabihin nila, ay, ma'am, okay ito, ma'am, ganito po. Then, ikaw naman, dahil nga komportable ka na sa store, babalik ka doon, doon ka na bibili. People-centered. The entrepreneurs create commonality among stakeholders, see and value the best in others. They build the total capability of the people involved. They always consider the principle of inclusiveness in planning and dealing with others. So, ibig sabihin ng people-centered is, di ba nga, gaya ng sabi ko kanina, dati, yung traditional, sa boss lang. So, yung boss, pag sinabi niya ganito, yun na. Pero ngayon, sa modern management, yun lang ang ibig sabihin ng people-centered. Yung sa modern management is pinapakinggan na nila kung ano ba ang gusto ng customer. So, malinaw na yung topic ko, malinaw. Actually, ito na yung last slide eh. Naiintindihan nyo ba? Yes, ma'am. Hindi naman mahuli. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Hindi naman po, ma'am. Okay. Sige. Baka wala nang power sa inyo. Magda-9 na. And thank you sa pakikinig. And ingat kayo. And have a good day. Thank you. Pwede kayong mag-chat sa akin if may question. Ipo-post ko din to sa group natin. Okay. Have a good day. Have a good day now. Thank you, ma'am. Ingat. Thank you po, ma'am.